Hello, 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 guys! Hello, everybody! Oh my gosh, sobrang dami natin tonight! Welcome to the show! Hello sa lahat ng mga laging nanonood dito sa ating Goal Getters here on Community Stage. You already know why we're all here. Pero if you're new here on Community Stage, this is what we call the Goal Getters! Hello, Lai, Smile7080, Paolo, who is super excited for tonight's episode. Hello sa mga bagong pasok. Hello, 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 guys. Alam ko kung sino yung mga sinusuportahan nyo. So, comment lang kayo dyan sa baba because later on, makakausap natin sila. Ayan! I'm super happy because ang dami natin tonight. Again, guys, welcome to the Goal Getters and this is our very special episode in collaboration with RCBC and Department of Education. Gusto ko yung mga nakikita kong comments nyo dyan, guys. So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Let's go! Dahil ang ating mga content creators na mga kinocomment nyo ay makikilala rin natin mamaya. Matatanong natin sila kung bakit ba sila nandito at kung ano ba ang matutulong nila sa ating Discartechpreneur Bootcamp and Competition. There you go! So guys, kung first time nyo itong marinig, this is the Discartechpreneur Bootcamp and Competition hatid sa atin ng RCBC and syempre ng Department of Education. So usually muna, chikahin ko muna kayo. Usually, here on the Goal Getters with me, Sydney Crespo, we talk to our idols. Yan yung palagi ko sila sabi, bakit natin sila dinadala sa Goal Getters? Kasi idol natin sila. So, kung kunyari ako, meron akong idol or someone I look up to, minsan chichikahin ko sila, huy, baka pwede ka naman mag-Goal Getters. Or pag meron kayong request, yun rin yung gini-guess natin. So that is the Goal Getters and we do that here on Community Stage. Grabe, pang ilang episode na tayo. Second season, pero it's been 2 years already. 2 years. Goal Getters here on Community Stage. So, ayan, ang dami nagko-comment. Oh, may mga idol kayo. Kung may mga idol kayo, i-comment nyo na yan para sila na ang ating next guest, di ba? I-comment nyo na sino yung mga idol ninyo, guys. Isusulat natin yan. So, ayan, meron din tayong mga nagko-comment na mga students. Bakit? Dahil yun nga, tulad ng sinishare ko. Hi, Za! Tulad nga ng sinishare ko, Discartechpreneur Bootcamp and Competition. Ano nga ba siya? It's a webinar and business case competition that is open to all of our senior high school students sa NCR and Calabarzon. O, di ba? So, kung may mga nakikita kayong comments dyan na galing sila sa ganitong high school, galing sila sa ganitong eskwalahan, dahil, guys, kasali sila dito sa Discartechpreneur Bootcamp and Competition, di ba? And halos, if not all of them, most of them, ay bago sa Kumu. So, guys, magbagsak naman kayo ng welcome to Kumu dyan. Dahil marami tayong mga students na bago sa Kumu. As in, meron silang competition na gagawin dito sa Kumu. Ayan. So welcome, welcome, welcome sa lahat ng ating mga senior high school students. Mag-aral kayo ng mabuti. Huwag nyo kami gayahin. Galingan nyo yung pag-aaral nyo. Ayan. Uy, pero ito walang biro ha. Nakilala ko sila nung nag-press con kami sa RCBC at grabe sila yung how fluent they are and how articulate they are, halatang-halata talagang magagaling sila. So, hello po ulit sa inyong lahat. Kung nandito yung mga senior high school students natin, comment naman kayo dyan para mabasa ko yung school nyo, yung name nyo, kung may mga gusto kayong i-shout out. So, ayan, bakit nga ba natin ginawa ang Discartechpreneur? Dahil ito ay ang ating extension program and application mula sa Discartech. Aralin sa madiskarteng pananalapi o financial education module. Diba? May ganyan na tayo ngayon. It's a partnership between RCBC and Department of Education. So, sobrang swerte natin dahil nasali yung Goal Getters sa napakagandang competition na yan. Dahil dito sa Goal Getters, makikilala natin ang ating mga mentors, makikilala natin ang ating mga content creators, at nanonood pa ngayon yung ating mga senior high school students. O, diba? Sobrang bongga talaga. Sobrang bongga. Ayan, shout out to
Ijan Joe 04 from Francisco E. Barzaga Integrated High School. So lahat ng mga taga Francisco E. Barzaga Integrated High School na nanonood ngayon, hello sa inyo. Hello, hello, hello. So nakakatuwa guys, 'di ba? Hindi na lang tayo basta nagkukwentuhan lang, 'di ba? Hindi lang tayo basta nagkukwentuhan lang, nakakatulong na rin tayo. Hello po sa Kalamba Bayside Integrated School, sabi ni Empanada ni Pepe na isa yan sa mga top school natin. So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit yung mga school. Ayan. Uy, ayan, salamat sa mga comments niyo. Sabi ni Tabangaw Integrated, sabi ni Grace mula sa Tabangaw Integrated School, Batangas City. So ayun nga, so meron tayong Discartechpreneur Bootcamp and Competition, and tataka kayo bakit may mga high school na nag-hello but ganyan. Kasi guys, mula July hanggang December, nag-open tayo ng application. So kung school kayo, nagaling kayong NCR or Calabarzon, pwede kayong mag-apply. Pwede kayong sumali, 'di ba? Ayan. So, uy, hello sa Tala. Sa Tala, ano book? Ayan, isa sila sa mga top 20. So, ang ating mga participating teams, dapat at least merong 5 na senior high school students. Ayan. Thank you, Zawi! Thank you so much sa mga gifts nyo, guys. So, dapat meron silang 5 na students. Tapos, dapat meron silang coach or advisor. So, 6. 6 sila sa isang team, diba? And then, dapat merong kahit isa, at least 1 team member na fully verified ang kanilang Discartech account. Kung curious kayo kung yung Discartech account, mamaya pag-uusapan pa natin yan. At syempre, dapat lahat ng ating mga students ay enrolled nga sa kahit anong senior high school, NCR and Calabarzon. So, yung tatlong yan, ang qualification sa atin. Diba? Ngayon, nagtataka kayo bakit meron tayong mga binabanggit dito, dahil guys, mula July hanggang December, meron tayong 70 applicants. 70. Grabe. 70 teams mula sa NCR and Calabarzon ang nagpasa ng kanilang business idea. Meron dyan. Yun nga, sabi ko yung Tala Planner. Yung mga students natin, comment kayo dyan. Empanada. Meron tayong bag. Meron tayong wallet. Comment nyo dito kung yung mga items ninyo, kung yung mga business ideas ninyo, guys, para mabasa natin. So, 70 yung nagpasa. Pero ngayon, meron tayong top 20. Ayan. So, yung top 20 na to, ito yung mga pinaka-the best yung kanilang business case or product big idea. Maganda rin yung kanilang social media marketing strategy. Ayan. At maganda rin ang kanilang pinlano para sa business execution. O, di ba? Hi, Jolly! Hello, everyone! So, yung top 20 natin ngayon, sila yung the best out of the 70 applicants. Kaya nandito sila ngayon. So, ngayon na nandito na tayo sa bootcamp round. Thank you so much for the gift! Dahil nandito tayo ngayon sa bootcamp round, top 20 na lang sila. At meron tayong mga mentors na tuturuan ang ating mga senior high school, ang ating mga future CEO. Oh. Diba? Sobrang bongga, guys. Congratulations talaga. Tama si Ijan Joe. Congratulations sa top 20. Dahil itong top 20 pa lang na to, guys. Ha? Hindi pa sila nananalo. Pero, mamementor na sila ng mga best of the best in the industry, 'di ba? Mga financial advisors, mga CEO, mga idol natin 'yan. So, yeah, so sila doon pa lang, meron na silang mentorship. So, grabe yung experience. Sobrang nakakatuwa. Nung nag-press con nga kami, sabi ko sana meron 'yan ng senior high school. Pero hindi na pala umabot sa senior high school. Hindi na po pala ako umabot sa senior high school. Hello naman kay EJ. Hi, Aya. Hello! Ayan, EJ Banzon from Discartech Team. Thank you so much. So, dahil hindi na tayo umabot sa senior high school, hello kay Prince! So, dahil hindi na tayo umabot sa senior high school, tayo na lang ang mag-welcome sa kanila at tayo na lang ang mag-i-interview. So, dahil dyan, so meron nga silang bootcamp, meron silang mga mentors na industry leaders, successful entrepreneurs. After the bootcamp,
meron silang marireceive na seed money para sa kanilang initial capital. Bakit? Dahil ang kasunod po nilang gagawin ay magla-live selling sila dito sa Kumu. Diba? Magla-live selling po sila dito sa Discartepreneur Virtual Bazaar. So kung curious kayo sa kanilang mga items, sa kanilang mga products, abangan nyo po yan. Dahil imagine ha, imagine, 20 teams ang magbebenta ng napaka-unique items. Shoutout po sa ating RCBC team na nanonood ngayon. Guys, bagsak naman kayo na welcome to Kumu dyan para sa ating RCBC team. Sobrang bait na RCBC team. Without them, hindi po natin ito magagawa ngayon. So, hello, hello, hello. Ayan, thank you, Pia and Sab. Thank you so much. So, meron akong mga nakilala. Hello, Jasmine! Meron akong mga nakilala. At napakarami nila. So, sa mga susunod pang araw at live stream, mas makikilala pa naman natin sila kung curious kayo doon, di ba? At syempre, abangan natin yung kanilang live selling. Mag-iipon na po ako para sa... Magsisave na po ako. Susuportahan ko po kayong lahat. Ayan. So, ang ating prizes. Isipin natin. Okay, ang dami nating sinabi. Pero ano bang prizes? Ang grand winner natin ay makaka-receive ng 50,000 pesos na pwede nilang gamitin or seed money sa kanilang business. Hello, hello students of University of the East Manila. Welcome to the stream. At mananalo rin sila ng 6 smartphones, o diba? Kasi syempre, iba na ngayon. Kailangan smartphone na kasi gagamitin rin nila yan in the future kung gusto nila magbenta, diba? Gagamitin na lang social media ang Kumu kaya smartphones. Hello po sa Santiago Integrated National High School. Hello, Christine! Ang ating second placer ay makaka-receive ng 15,000 pesos. Third placer, 10,000 pesos. At ating fourth and fifth placers naman ay 5,000 pesos. Sobrang swerte ng mga mananalo, guys. Dahil imagine, what an experience, di ba, na merong ganitong platform kung saan talagang binibigyan ng tsansa ang ating mga young entrepreneurs, ang ating mga aspiring entrepreneurs. Bibigyan pa kayo ng opportunity na makilala ang ating best or mga idols na entrepreneurs, di ba? So, nakakatuwa. At in the end, meron pa tayong seed money. So, kung talagang bongga yung business nila or product nila, meron pa silang seed money na marireceive mula RCBC, of course, in collaboration with Department of Education para ituloy ang kanilang business. Malay nyo, yung ilan sa ating mga participants ay mga susunod na CEO na pala. Youngest CEOs, di ba mga mamaya? Kami na ang mag-apply sa inyo. Di ba? So, supportahan natin sila, guys. Supportahan natin sila. Marami pa tayong live stream. Pero sa ngayon, ito pa lang ang ating launch, okay? Ngayon pa lang natin to gagawin. Ngayon pa lang natin to sisimulan. Again, shout out sa ating RCBC team. Kung hindi po dahil sa inyo, this will not be possible. So guys, welcome natin ang RCBC team. O diba? Kahit tagapak lang po. Baka mamaya yung mga next CEOs na pala natin, kahit kami na lang po ang magla-live sell. Ayan. So dahil ang dami na natin dito, hello po sa RCBC team, sa mga supporters and followers na ating mga content creators na makakasama natin mamaya. Welcome to the show, and I think pwede na natin simulan ang ating goal getters. So guys, I'm super excited kasi first, ang dami nating makakausap tonight. And second, sobrang tagal na nating gusto silang makausap, 'di ba? Well, ako nakausap ko sila in person. Pero even after the press con, ang nasa isip ko, I am super excited for all of you to hear the mentors kasi sobrang galing talaga nila. As in, walang biro. And actually, ang ating guest for tonight, ifinalo ko siya agad after the press con kasi super grabe talaga yung pag-admire ko sa kanyang mga advices and wisdom. Syempre, sa dami na rin ng kanyang mga pwedeng i-share. So, makakasama natin siya tonight. She is an anchor sa ANC
and DZMM at sabi nga, Salvices, ayan. So, kilalanin natin si Miss Salvices herself. I think nandito na siya. Miss Salve Duplito, hello. Ayan, Idol Salve. Miss Salve, if you're here, akyat po kayo. Ayan, kung meron kayong mga questions, guys, isipin nyo na yan, comment nyo na yan. Hello! Miss Salve! Hello, hello, hello! Wait lang, papalakpakan kita. Madam, papalakpakan thank kita. Thank you so much! Uy, bakit may ganun? Lang, ha? Go lang, ay, madam! Ay, na hindi nagamit nito, eh. Bakit may effect? Ayan. So, guys, mag-hello naman kayo kay Miss Salve kung may mga gifts kayo para sa ayan kanya. Actually, yung sabi niya sa press con, gusto daw niya diwata. Yes po! Mahilig po tayo sa diwata bilang mahilig diba ako sa fairy tale. Yes! Kaya, pero Miss Salve, pwede super na rin yan, Carlito. Hello. Yes. Nice to see you again, Miss Salve. Ang dami pong nagko-comment na Salves eh. So, malamang sa malamang, pina-follow ka nila. Hello! Ayan. User Mommy! Hi! Hi, Prince! Wait, si Prince ba talaga yan, Prince? Hello, Prince? Yes, I think yan na talaga si Prince. Oo, oh, oh, mamaya rin po makakausap natin siya. Pero Miss Salve, ayan. How are you? How are you? Thank you so much dahil na nasamahan niyo kami tonight. Kamusta naman ang pagiging mentor ng ano, Despartekpreneur? Ay, nako! Excited na ako. Alam mo, nag-break ako sa Kumu ng napakatagal. At this okay is my first time to be back in ano, your show. Kaya, Miss Salve, ano to eh? Ito na talaga yung pagpilit namin na bumalik ka. O, di ba? Naubo ka. Tuloy ako. Sorry guys, around COVID. O, di ba? Kasi guys, para sa mga hindi nakakaalam, talaga pong streamer si Miss Salve. Actually, makwento ko lang. Nagulat ako. Sabi niya, uy, diwata, diwata. Sabi ko, Miss Salve, bakit alam niyo kung diwata? So, streamer talaga. Charot lang. So, alam na alam ni Miss Salve ang Kumu, kaya comment lang kayo dyan. Pero Miss Salve, I'm sure, para dun sa mga ngayon ka palang makikilala, curious sila, ano ba ang iyong mga experiences? Bakit tayo napunta sa entrepreneurship or in tech kung meron din po kayong experience doon or kahit sa papunta na rin sa Kumu live streaming, pero paano po ba kayo nagsimula? Oh, nagsimula ako doon sa ano, pinakang pangarap ko talaga to spread financial education. Kasi ang hugot ko, reporter ako sa Diyaryo. Tapos panarirealize ko na hindi masyadong naiintindihan ng mga tao yung sinusulat ko. Parang sinasabi namin sa mga diarista, sino man dito, sa mga high school or high school students dyan na gusto maging diarista, maririnig nyo yung sinasabi na, ala, at the end of the day, pinaghirapan mo yung article mo. Pero, guys, pambalot lang siya ng tinapa. Diba? Kasi nung panahon ko, Sydney, ano, yung pag sinabi mong dyaryo, papel talaga na dyaryo. Mm-hmm. Yung mga kaedaran mo. Hindi po ito link. Hindi link. Papel talaga. Hindi link. Hindi link. Papel. Correct, correct. Uh-huh. So, makikita mo na lang yun sa palengke, pinapambalot ng tinapa. Mm-hmm. So, medyo nasad ako nun kasi syempre, pinaghirapan mo yun, ba? Napakahirap magsulat, guys. Hindi madali. As in. So, nga naisip ko talaga, dapat yung mga sinusulat ko, relate ang mga tao. Lalo na yung mga high school students na nakilala natin nung press conference, napaka-inspiring nila. Pero sana, nagbabasa sila ng dyaryo, naiintindihan nila, tsaka may use sa buhay nila. So, naging passion ko yung financial education. Kasi yun, gets mo naman talaga yung pag-iipon, di ba? Yes. At yung tinatakbuhan ka ng mga nangutang sa'yo. Yun, gets mo yun, yes, di ba? So, yung mga ganun tipo, mas practical content. And then, from being a reporter, an editor, a business editor, napunta na ako sa pagiging trainer. Tapos naisip ko, kung hindi ko to gagawing negosyo, laging palabas ang pera ko, guys. So, naging business ko na rin siya. Kaya, na-realize ko na napakaraming innovation na kailangan gawin. Pero when you go into business, nakakagawa ka na ng kabutihan, kumikita ka pa. Tama. Ayun, perfect. Pero Miss Salve, so ang ganda nung story na gusto mong mas maintindihan. So naging advocacy na rin po siya, di ba? Tama ba? It's not just a job, pero it's also an advocacy. San po ba nag-root yun? Sa kabataan niyo po ba? In your family?
Oo, naku, Sydney. Baka bukas pa tayo matapos niya. Gusto para naman yung mga ganyang story. Oo, para po bilisan natin at hindi tayo matapos bukas, dapat bilisan nyo rin yung pagbagsak ng regalo. Ayan, ayan, tama. Expert Budol Queen. So, ano, paiksian ko na lang nung bata, pinanganak ako dun nga sa, ano, yung parents ko, medyo mahina yung datong ganun. Medyo wala tayong pambili ng bigas. Ayan. Thank you po sa gift. Tayong pambili ng bigas. Meron kaming lupain, pero sa probinsya, hindi naman yung ibig sabihin mayaman ka kasi marami, meron kang tataniman, wala kang pantanim. Ganun. So, syempre, nahihirap kami kasi naghiwala yung parents ko, ganyan, naghirap kami talaga. Tapos, habang lumalaki na ako, nakita ko ni Sini, hindi po talaga ako lumaki, fake news po yun. 4'9 lang po yung height ko. Gumanda, nung gumanda pa ako lalo, ganun. Ah, yan. Gusto ko yan. Ulitin natin yan. Ah, hiramin ko na yan, ah. So, nung gumanda ako lalo, na-realize ko na maraming tao na katulad ko yung background. Pero, given the chance to understand na may purpose yung pag-iipon, at pag yung inipon mo, marunong kang palakihin yon through business o kaya investment, magkakaroon ka ng chance to give yourself a better life. So, yun ang hugot natin, guys. Ayun. Maiksi, so, ah. Salamat po maiksi sa mga regalo. Binilis ako magsalita para matapos agad. Actually, Miss Alve, kasi narinig ko yung mas mahabang version. In fairness, ang ganda ng shorter version, ah. Oo nga, di ba? Oo. Oo. So, ngayon po na meron tayong Discard Techpreneur Bootcamp and Competition, and then isa po kayo sa mga mentors, di ba? Nung narinig nyo muna to, the first time you heard about it, ano yung naging thoughts ninyo? Naisip ko talaga na ito yung kailangan natin. Mm-hmm. Ito yung kailangan ng mga kabataan. Kasi, syempre, sa bahay kasi hindi naman pinag-uusapan masyado yung pagnenegosyo. Totoo kasi po yan. Kasi karamihan ng mga Pilipino, pasok tayo ng trabaho eh. Yun yung thinking natin. Mag-aral tayo mabuti para makaroon tayo ng magandang trabaho, may sweldo. Kasi naman, may purpose din naman. Hindi naman lahat ng employment pangit. Meron namang purpose yun talaga. Some people talaga made for that. Pero, huwag nating kakalimutan that there's another way to make money. Naisip ko lang na, nung high school ako, a long time ago, no high school ako, walang tinurong ganyan sa school namin. So, parang nung naisip ko, wow, ang galing nito. Real world experience. May pa-premyo pa, tapos may mentors ka pa na katulad ni Kelvin Lee, ni Asek Pacheco, ang daming magagaling at talagang top-notch sa field nila. So, ang swerte ng kabataan, guys. Di ba po? Ang bongga. Ang bongga talaga. So ngayon, Miss Alve, pwedeng sumali, no? Oo nga po eh. Ay, ngayon po, alam ko, napuyat kayo at mahaba-habang mga business case ang binasa ninyo. Diba? Meron tayong 70 entries, tapos binigyan kayo ng mga ilan-ilan para basahin and then pumili. Ano po yung thought process nyo sa pagbasa at pagpili ng mga business case? Yung ano kasi, nung nakita ko yung mga ano detalye nila, binasa ko talaga isa-isa yun. So, namuti po yung mata ko. Kumusta naman ang internet natin? Nalalaglag ba tayo, guys? Nagbayad po ako ng load. Ay! Thank nandito you! Ba naman, oh my God! Napunta tayo ng moon. Sino yan? Akala ko naglaglag ng regalo. Hindi pala. Dumating lang po pala siya sa stream natin. Anyway, anong tawag nito? Nung binabasa ko yung mga detalye, tuwang-tuwa talaga ako, Sydney. As in, parang feeling ko, yung mga kabataan, woke na woke talaga sila. Kasi naiintindi incentive, of course, na ito siguro yung magagawa ko para makatulong and to make money at the same time. So, relate ako doon. Kaya yung thought process ko para makapili nung mga winners is yung negosyo, thank you sa gift, makaka-protect yung mga pangangailangan talaga ng mga kabataan ngayon. And negosyo, yung produkto na hindi ko pa nakita. Yung bago na idea, oo, hindi ginaya lang sa iba. Although, yung iba siguro,
similar sa existing na businesses pero may bagong spin. Ayun. So yun yung mga kinuha ko talaga. Tapos pag nakita ko yung mga detalye nung pinag-isipan talaga nila yung business plan nila, yung business model, paano nila i-market. Yun, natutuwa kasi ako sa mga bata, Sydney, na magaling magtrabaho, mahusay mag-isip. Ano na rin po sila, problem solvers, 'di ba? Yan din yung na-mention natin. Problem solvers na sila. So, sa pagiging problem solver tapos kung aspiring entrepreneur nga sila, how important is financial literacy naman in today's world, especially for these young people na kausap natin ngayon? Miss Salve, marami sila nanonood din ngayon. Oh, thank you po sa panonood dito at pagsasali sa Ms. Kartik and giving your all, 'di ba, doon sa programa na ito. How important is financial education? Marami pa akong kilala na negosyante na, kumikita na, siguro ilang taon na nananagne-negosyo, pero hindi nagbago yung estado ng future nila kasi kumbaga yung kinikita nila sa negosyo, ginagastos na lang din nila lahat. Hindi rin sila nagtatabi, naipon, hindi rin sila masyado pang aware kung paano maging compounding yung return galing sa negosyo. Kaya ano, feeling ko ang end result nun, Sydney, para lang din silang nag-employment na hindi rin sila nakapag-ipon. Ganun. So naisip ko, kailangan talaga tandem 'yon, yung business sense tsaka yung money sense. Dapat magkadikit. Tama. Para na-maximize mo yung nalilearn mo sa negosyo at kinikita mo sa negosyo. Ayun, very well said. Kasi, Ms. Salve, I know na-mention rin natin in the press con na itong mga entrepreneurs natin or kahit yung mga future entrepreneurs natin who are watching right now, they have the chance to change their lives, di ba? Through these business ideas, itong mga kanilang business case. Now, ano naman po ang mga skills or attitudes na meron ang mga Gen Z, na parang pag inisip mo, Ms. Salve, ang bongga talaga ng generation ngayon, mas malaki ang chance nila maging successful. Yung para sa akin, yung perspektibo na yung mundo, hindi lang pera ang kailangan. Hindi pera-pera tayo, guys. Dito lang tayo sa Kumu, puro pera. Sa drop-drop lang. Hindi naman po. Pero yun, gusto ko yung perspektibo na yun, na I want to make money, pero I want to do good in the world as well. Yun yung favorite ko na ano, na ugali ng mga Gen Z ngayon. Kasi in effect, pagka ginawa mong mas maayos yung mundo, tapos hindi lang ikaw yung kikita, pati yung ibang tao kikita rin. And somehow, sana, thank you for the four-leaf clover. Wow. Sana if all of us are like that, kung mas marami sa atin na magiging ganon, instead of the world dying, the world will grow even more and be a better place for everybody. Pagka ganon, feeling ko, pagka gumaya tayo lahat sa mga Gen Z, may pagkakataon pa na nasa future pa natin yung golden age ng mundo. Eh di ba ngayon parang iniisip mo, hala, pa-decline na yung world kasi bad na yung environment, masyadong fractious yung society. Wow, ang lalim. Yung sabihin, divided. Pero yung tama, society, may sabi mga wars, ganyan. Pero we can still heal the world if all of us think like the Gen Z. Yeah. Ang ganda, no, ng mga sinishare ni Miss Salve. Kaya guys, pinalo ko talaga siya agad sa Instagram. Thank you. Pero parang ako yung una nag-follow sa'yo. Charing. At guys, everyday siya may upload, ha. Yung meron kayo, Ms. Salve, nakita ko yung mga, may mga assets talaga kayo, mga quotes, mga advice everyday. So kung gusto niyo pang makarinig ng mga more advices like that, go follow Salve Says on Instagram. Ms. Salve, you mentioned in our press con, sabi mo, dito, tinipe ko talaga siya. Gen Z's love purpose and that's what drives them to create solution in this broken world. O, diba? Napakaganda. Wow! And, paki-record po yung gawin ko. Galing kay Sydney. sa next book. So, after this Kartikpreneur bootcamp and competition, Ms. Salve, what do you hope to see in all of our participants? Gusto ko makita yung ano,
yung ability to bounce back. Alam mo kasi, during the mentoring process, hindi lang positive feedback yung maririnig nila. Mm-hmm. There will also be negative feedback. So, gusto ko yung ability ng mga kabataan na pag may sinabing tungkol sa'yo na hindi mo gusto, hindi ka ma-offend. Diba? Mm-hmm. At sana ay nakikinig ka at ginagamit mo yung negative na yon na parang feedback nga tungkol mm-hmm. sa'yo to make you stronger and better. Right. Yun yung gusto makita. Kasi sa pagnenegosyo, bawal ang fragile dito. Mm. Bawal ba yung iyakin dyan, Miss Alvin? Oo, totoo yan. Alam. Ako pa naman iyakin. Kaya, ako rin po. Ano yan, personal, ano yun, personal experience ko yun. Pagka mabilis ka mapikon or di ka marunong makinig sa mga negative feedback about you or your business or your product, hindi ka mag-grow. Mm-hmm. Dapat walang fried chicken. Oh. We always listen. Yun yung isa sa mga gusto kong mangyari. Number two, ma-professionalize yung kabataan. Diba? In schoolwork and in life and in business, kung hindi tayo marunong ng tamang work ethic, mm-hmm. gising ka maaga, minsan late ka na matutulog, mm-hmm. magpahinga ka, may disiplina, huwag masyadong chismisan, kailangan talaga mag-research, ganun. Yun yung second na gusto ko mangyari. Because of this experience, they'll realize, hard work is hard, but at the end of the day, it will make you feel great. Ayun. Dalawa lang siguro. Ang ganda. Alam ko may salve 10 yan eh, pero iniikliyan mo lang. Alam ko kaya natin mag 2 hours dito, pero marami pa tayong kakausapin. Miss yes. Alve, ngayon, before I let you go, sa tingin ko para rin sa akin tong question na to, since nandito ka na, meron akong opportunity tanungin. At para sa lahat ng mga nanonood, sobrang dami pong nanonood ngayon. Thank you so much. Miss Alve, my question is, ano ba yung, kung meron na, ano ba yung pinakamadaling process or pinakamadaling paraan na magsimulang mag-save or maging matalino sa aming pera? Mm-hmm. Ano yung first advice mo? Mm-hmm. Yes, start small. Mm. Alam mo yung mga small, okay yan. Parang tayong dalawa. Diba? Start small. Kasi mm-hmm. kaya lang naman hindi nakakapagsimula karamihan ng mga tao na intimidate dun sa idea. Dahil minsan isipin natin, eh kulang na nga, eh, tapos pag-iipunin mo pa ako. Diba? Pero kung yung example ko, 25 pesos kada araw. Ewan ko kung di mo kaya yan. Diba? Kahit na yung nagtitinda ng balot, tinanong ko na in person, ha? Tinanong ko, mami, hindi kami makakapag-ipon kasi mambabalot lang, sabi ko, 25 pesos, kaya mo? Sabi na, kaya naman po, ma'am. O, magsimula ka, 25 pesos. Bukas, 30 pesos. Kung kaya mo, the next day, 35. Alam mo, i-challenge mo lang yung sarili mo na ganyan na throughout the year, kahit 5 pesos lang yung increment, yung dagdag, eh di nakapag-start na, di ba? And then, ipon pa rin po yun. Ka na niyan. Mm-hmm. Ipon pa rin siya. Mm-hmm. Ayun, so start small tayo para sa lahat po ng mga gastosero at gastosera dyan. Di ba? At kung gusto nyo pa ng mas maraming advice, please follow Miss Salve at Salvices. Miss Salve, alam mo, kailangan mo pang bumalik dito sa Goal Getter sa susunod. I-invite pa po kita. Pero ngayon muna, meron pa tayong mga kakausapin. So Miss Salve, thank you so much. Baka meron ka pong gustong i-share sa kanila before you go. Ayan, okay. Mag-stream ka na po ulit. sige po. Share na lang po ako ng mga shows. Baka pwede rin sila manood. Every 4 to 5, every Saturday. Dito sa FYE channel, meron tayong programa sa DZMM Teleradio na ang tawag ay Diskarte. Tungkol yan sa pagnenegosyo at pag-iipon, pag-iinvest, all about financial literacy. Tapos every Sunday naman, sa YouTube channel ko po, Salvices, if you subscribe to it, we have a show. And we will teach you, parang, tsaka marami na doon, Sydney, na mm-hmm. previous episodes, mga how-to episodes yan on how to save, how to invest, where to put your money, basic, advanced, super basic, ganoon, lahat ng tao, there's something for everybody there. Tapos, ano pa nga bang meron ako? And of course, all the other channels. Pero ito po talaga yung gusto kong sabihin sa inyo. Money is never the most important thing. We always say na it's important. It's not the most important. But if you know how to handle money,
you will be able to do the things that are most important in your life. What are those? To love the people you love, to take care of those who get sick, even to help out friends, di ba? So, let it not be the be-all and end-all of our content. Katulad ng sinasabi ng mga Gen Z, tayo ay dapat may purpose. Yes. Kung may pera tayo, our purpose will get biggerer. Ayun. Thank you so much, Miss Salve. Thank you for your time. At dahil po sa inyo, pinapatay ko na lahat ng ilaw dito. Nakita ko yung comment na, you can save 25 pesos every 1 hour. Ay, sabi ni Miss Salve, pinatay ko lahat ng ilaw. So, yeah, so thank you so much. Yun po yung mga napupulot ko sa Instagram niya, kaya follow niyo siya. Miss Salve, thank you. Balik na lang po kayo ulit. Bye! Congratulations, great show, guys. Yay! Thank you. O, ayan, guys, diba? So, first pa lang natin yan na makakausap tonight. Guys, masarap talaga kausap si Miss Salve. So, kung meron kayong chance na madaanan siya sa live stream niya or ma-follow siya, please do so at Salve Says. There you go. So, marami pa po tayong makikilala. Nakikita ko marami kayong comments. Gusto ko munang basahin kahit konti lang, guys. Sino bang hinihintay ninyo? Or tagasan kayong school na nanonood ngayon? Gusto kong makita si Prince. Hinihintay nila. Oh, hello. Empanada ni Pepe from Calamba Bayside Integrated School. Hello, si G. Cayetano. Hinihintay. Go Getter Sydney. Andito na ako. Ito na yun. Si G. Cayetano. Ang dami naghihintay kay G. Siyempre, idol natin yan, di ba? Cementy Pots. Ayan, isa rin sa ating top 20 ang Cementy Pots. Hello, Sailors Enterprise. Hello po. Ayan, thank you so much for being here. Now, let's go to our second guest for tonight. Siyempre, eto talaga, guys, without him, wala talaga tayo dito. As in. As in, wala talaga tayo dito. So, because of him, meron tayong Descartes Premier Bootcamp and Competition, nakilala natin si Miss Salve, nakilala pa natin ilan sa ating mga mentors. So, dahil siya ang person behind Descartes campaign, siya lang naman ang ating Executive Vice President and Chief Innovation and Inclusion Officer. Walang iba kung hindi si Sir Lito Villanueva. Sir Rocket na po kayo! Welcome naman natin si Sir Lito, guys. Kung meron pa kayong extra coins dyan, welcome to Kumu lang. Go, go, go! Diba? Para ma-welcome natin si Sir Lito dahil napakaganda talaga ng ginawa nila para sa mga kabataan. So, drop lang kayo dyan ng welcome to Kumu. Yan ang pinaka-importante kasi ang dami nga nating mga bagong Kumunizens. O, diba? Para sa ating mga senior high school students, tawagin nyo na ang inyong mga sariling Kumunizen. Ayan na kayo ngayon. O, diba? So, Sir Lito, kung nandito po kayo, please click ang community stage account. Pag kinlik nyo po yung pangalan na yan, may lalabas dyan, follow. Ayan. Follow po ninyo, tapos pindutin nyo lang po itong plus sa baba, sir. Ayan. Hintayin natin si Sir Lito. Thank you so much! Sir Omar, sa welcome! Thank you rin sa lahat ng mga nag-gift. Super duper appreciated. Sino pang mga gusto nating batiin dyan, comment kayo. Ayan, excited na si Miss Salve. Makita si Sir Lito tonight. Makakachismisan din natin siya. Darla, welcome to the stream! Ayan, so marami rin naghihintay kay Prince. So habang hinihintay natin si Sir Lito, guys, pwede rin kayong mag-download ng Descartes app. Ayan, makikita nyo dyan sa background natin nakalagay. Halos lahat pwede sa RCBC Descartes app dahil yan ang app ng masa, guys. Pag dinownload nyo lang naman ang Descartes app, yan ay pwedeng maging Tagalog or English, di ba? Napaka-inclusive app, nakakatuwa. Alam ko na marami ring mga dialects pa na parating sa Descartes app. So, abangan natin yan. Nakakatuwa talaga ang pagiging inclusive. So, pwede nyo i-download ang Descartes app dahil, guys, until today, meron tayong 80 pesos welcome bonus. So, 6:48 PM pa lang naman, meron pa tayong ilang oras para mag-sign up. So, mag-sign up na kayo dahil magkakaroon kayo ng 80 pesos, di ba? Kung kayo ay mag-create ng inyong Descartes app. Si Sir Lito na ba ito? Siya ba ito?
abangan natin. So, habang hinihintay natin siya, download nyo na ang Discartech app dahil meron tayong welcome bonus na 80 pesos. Diba? So, until today na lang yan, guys. So, go na. Go na. Mag-download na kayo, mag-create na kayo ng account. Dahil napakadali lang yan. Hello, Jericho! Welcome back! Sir Lito, hello! Good evening! Sir, narinig ko po ba ako? Hi, good evening. Ayan. Good evening at happy Friday! Yes! Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, Sir Lito. Goods na goods. Yes. Sir Lito, happy Friday! Pero nasa office ka pa. Kamusta naman po ngayon? Yes, nasa office pa. At mabuti naman. At syempre, this is my first time to be in Kumu community and magandang gabi sa inyong lahat, nakikinig, nakikisubaybay, at we're very happy that there are about 1,769 viewers right now, no? At maraming salamat. At syempre, shout out sa ating mga kasama dito sa RCBC, sa Discartech team, at syempre sa ating mga 20 finalists na coming from various schools in the NCR and Region 4A na kasama natin. Kasi syempre, shout out din sa ating partner, ang Department of Education. Ayan, yes Sir Lito, totoo yan. Ang daming nanonood ngayon. Nagpapa-shout out sila yung mga top 20 natin. So nakakatuwa na dito sila. Prince, hello, welcome to the stream. Mamaya makakausap na natin si Prince. Pero Sir Lito, alam kong busy ka. So thank you so much na nasuportahan mo kami tonight. Gusto naming matanong, ano ba ang ating inspiration behind this Discartechpreneur? Ano bang naisip natin kung ba't natin 'to nagawa? Oo, actually magandang tanong 'yan, ano? At I think isa rin 'to sa mga napakaraming mga tanong na gustong malaman ko ano yung kasagutan natin diyan, ano? Kasi alam mo ang RCBC ay isa sa mga kasama o mga supporters ng DSP, no, when it comes to promoting financial inclusion and digital literacy. Kaya nga yung dinunsad natin ang Discartech, ito ang kauna-unahang Taglish inclusion super app sa bansa, no? At hindi lang siya Taglish kasi meron din siyang translation sa Cebuano at later on meron pa iba't ibang mga languages, no, sa o ibang mga dialekto ang ating ilulunsad ngayong taon. At syempre ang ating inspirasyon dito ay unang-una ay paano natin mabibigyan ng na suporta at karagdagang kaalaman ang ating mga estudyante, lalo-lalo na yung mga nasa senior high school, kung paano sila mabibigyan ng oportunidad na ang kanilang mga business ideas ay mabigyan talaga ng suporta sa pamamagitan ng paggabay ng ating mga mga galing na mga mentors at judges, no, na interview mo nga ang ating kasamang si Salve na isa naman talagang champion at advocate pagdating sa financial education, no. Si Salve, alam po ninyo, ay isang humikang journalist, no, at broadcaster sa ANC at sa DZMM. Siyempre kasama din po natin sa ating mga mentors ay si DTI Assistant Secretary Jean Pacheco. Nandiyan din, sabi nga natin si ASIC Jean Pacheco po ang tinaguri ang ECQ ng bansa. Anong ECQ? Alam nila siguro yung enhanced community quarantine nung panahon ng mga COVID lockdowns, no. Hindi, ang ECQ kay ASIC Jean ay e-commerce queen kasi siya po ang in charge po sa e-commerce ng DTI, no. At siyempre kasama rin natin ang founder ng Happy Noi si Mark Ruiz. At siyempre kasama rin natin si ang napaka dynamic at proactive na Securities and Exchange Commission Commissioner Kelvin Lee na napaka-aktibo po pagdating sa financial education. At syempre, ang ating kasama rin si Tess Espinilla na dati po siyang nasa USAID at ngayon po ay chairman din po ng napakaraming mga organizations or NGOs, no. So kung babalikan ko lang yung tanong mo, ano naging inspirasyon natin? Ang inspirasyon natin talaga ay paano mabigyan ng magandang suporta at yung perspektibo ang ating mga kabataan kung paano nga ba magkaroon ng magandang business ideas
At itong business ideas ay talagang pwedeng i-implement o pwedeng i-execute at pwedeng at mga practical na bagay or innovations na talagang pwedeng pumatok sa merkado, no? Kaya nga sinasabi natin, itong mga ideas nila, in fact, we have over 70 entries, no, coming from the two regions. In fact, ito ginagawa ngayon is a pilot initiative involving two regions only, NCR and Region 4A, no. But eventually after this after we have announced the winners, no, of this contest, no, ay atin na to yung atin na tong ilulunsad sa buong bansa, no. In fact, ang dami nating natatanggap na mga requests from different schools from various regions, especially in Mindanao, na paano naman kami, hindi kami, gusto rin naming mag-participate. So wag ho kayong mag-alala, lahat ho ng regions ngayon, lahat po 18 regions in the country would eventually be part, no, of the next round of Discartechpreneur Bootcamp and Competition. Sabi nga natin, ito nga yung Philippine version of Shark Tank, no, na pero pang kabataan, pang senior high school, at sabi natin na nagugulat kami sa kalidad, no, ng mga entries, no, at nakakatuwa dahil hindi mo isiping mga mabilisan lang nila naisip itong mga proyektong ito, at talagang very promising, no, ang kanilang mga naisip na mga negosyo. Yes, thank you so much for sharing that, Sir Lito. So, guys, pilot pa lang ito. Marami pa tayong gagawing Discartechpreneur sa mga susunod pa na bootcamp natin. So, sisimulan lang natin ngayon sa NCR and Calabarzon. Pero, i-share nyo na yung news, guys, lalo na sa mga schoolmates nyo. Or kung meron kayong mga anak, mga nanonood sa atin ngayon, Sir Lito, di ba, na may mga anak na senior high school, pwede nyo rin silang sabihan, di ba? Now, Sir Lito, ang aking last question ay, as one of the leading fintech thought leaders, di ba, in the Philippines, what advice can you give sa ating mga students, dahil na sa mga nanonood ngayon, on how to be a successful leader or entrepreneur? Yes, alam mo, marami na rin ako napagdaanan sa buhay, no? I think ang pwede kong ma-impart sa inyo talaga ay yung pagiging resilient, no, pagiging dedicated, pagiging committed sa ginagawa nyo. So definitely you first have to believe in yourself, no. Sabi natin, to be successful, it is just this simple: know what you are doing, love what you are doing, and believe in what you are doing. Alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin. But doon sa pag-iisip na kaya mong gawin, wag ko kayong matakot na mag-fail o bumagsak, no. Kasi alam nyo, part ng buhay yan, eh, di ba? It is not, sabi nga nila, di ba, hindi yun sa, doon sa pagkadapa mo, o sa dami ng pagkadapa mo, kundi doon nabibilang yan o nasusukat yan kung gaano ka bumangon sa bawat pagsubok o bawat paglagapak mo sa iyong mga ginagawang ano sa buhay, di ba? Kasi that will make you even stronger, and that will make you resilient, no? Doon sa mga paghamon sa buhay na darating pa sa'yo. Kasi anumang failures, no, anumang pagsubok na darating sa'yo, anumang challenges yan, mas marami pa yan at mas matitindi pa ang dating sa buhay mo. Kaya dapat lalo kang mas matibay, kung magsasabi nga, subok na maratag, subok na matibay ka dapat. Kasi for you to be a leader, you always have to be an example to others, di ba? So dapat marunong kang tumanggap ng kabiguan, o marunong ka ring tumanggap ng tagumpay. At syempre, dapat share mo yan sa lahat ng kasama mo, di ba? So because you will not be able to to succeed in life without having to deal with others, no? Kasi sabi nga natin, for you to become a leader, talagang dapat alam mo yung vision mo, alam mo kung paano i-execute yung vision mo, at alam mo talaga dapat kung ano yung pros and cons. Kumbaga, alam mo lahat kung ano yung pwedeng mangyari. Kumbaga, yung story na ginagawa mo or yung proyekto na ginagawa mo, alam mo dapat kung ano yung mga scenarios na pwedeng mangyari. Meron kang plan A, plan B, plan C. Kumbaga, hindi lang dapat
iisang one track mind ka, dapat marami kang options na available sa iyo. Kumbaga, dapat talagang to the rest of time, it will make you, you know, be more responsible and talagang magiging, ano yan eh, parang through test of time talaga magiging mas masigasig ka pa, mas maging matibay ka pa, at mas magiging mas palakas ka pa bilang isang leader. Ayan, there you go. Thank you so much, Sir Lito. So, kailangan maging resilient para mas marami pa tayong matututunan. Huwag kayong matakot, di ba, na magkamali at matuto. So, thank you so much, Sir Lito. Pero before I let you go, alam ko may mga gusto kang batiin, mag-thank you, may mga nanonood ngayon na Team RCBC, sir. Yes, so shout out lang again sa ating mga kasama dito sa RCBC Discartech, ang ating mga, siyempre, sina Alda, sina Kot, sina Bianca, sina EJ, sina Mary, sina Laila, sina Zai, sina, at lahat-lahat pa dito na dito sa loob ng aming opisina ngayon na hanggang ngayon ay nasa opisina pa. At sina Gani, ayan, kumakaway sila. At sabi ko nga, ang daming ho namin dito sa... Reveal, reveal! Magpakita daw po. RCBC na... Guys, oh, magpakita ka sa camera. Ayan, oh, mag-hi na daw lahat. Mag-hi na lahat ng buong team. Ayan ba, mag-hi daw, mag-hi. Guys, mag-hi kayo dito sa camera. Oo. Team reveal, yeah, team reveal. Ayan. Hello. Si ano, yung gan, team reveal. Oh, guys. Ayan si Aaron, si siya. Oo. Sama ka, hello, sama ka dahil ano pa to? Team reveal. Oo. Ayan, welcome ayan, to Kumu. Ayan, so yan yung mga ayan. Ayan, so eh yung mga behind the scenes na gumagawa lahat ng mga bagay na ito. At talagang people who really make things. Mamayang madaling araw pa sila dito. Yay! Thank you so much, Sir Lito and RCBC team. Guys, i-welcome natin sa thank you so much. Thank you happy so much, weekend and congratulations again to the 20 finalists. At good luck sa inyo. At we are so excited to makita kung sino talaga yung ultimate winners natin sa atin. Maraming salamat at happy Friday sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Lito and hi, RCBC team. Ayan. Uy, ang dami din nag-drop ng gifts para kala Sir Lito. So, thank you so much po. Ayan. Sir Lito, pwede na po kayong mag-X. Click nyo lang po yung, yan, yung X natin dyan. Ayan. So, guys, grabe nakakatuwa kasi nami-meet din natin yung mga people behind this great competition. So, before natin makilala at makausap ang inyong mga kinocomment dyan sa baba, let's first watch once again this short video that Sir Lito and the rest of the RCBC team prepared for all of you. So, panoorin muna natin to, guys. Congratulations to all of you. For sure, sa lahat ng mga sumali, 70 sila. Hindi man nakapasok ng top 20. Congratulations pa rin sa inyo. This would not be possible without the collaboration between RCBC, DepEd, and the quality of output, no, from the entries, talagang de kalidad na parang hindi ko tayo mapapahiya dahil pang iba ang Pinoy at iba ang DepEd sa pagdating sa pagbibigay ng edukasyon sa ating kabataan. Nakikita ko na may potential to be very, very powerful value creators ang Alpha Chapanzi. Kailangan mo lang pala minsan ng little push to
make an idea na yung idea na parang hindi mo in-expect na sasama sa top 20 finalists ko. Learn to stay resilient. No? If that's the only thing you learn, resilience is something that will keep you moving forward in life later on. That's very important for you to succeed in life. As a teacher, isa po sa challenge namin ay makipag-deal sa mga 21st century learners. Iba po yung demand nila sa traditional na tinuturo po namin as mga teachers. So we are very thankful po sa RCBC. We have something na magagamit to really impart our knowledge. Nakakaya po, sa totoo lang. Pero we are really very grateful. We're very delighted that we had a very successful event, and together with our partners DepEd and Kumu, with our mentors, of course with the presence of our media friends as well as the some of our finalists. No? This is just the start. No? This Cartekpreneur Bootcamp and competition is just a pilot. No? That would involve NCER and Region 4A. We hope to see young entrepreneurs being aided by this program, and for them to be, you know, to be self-sufficient and resilient in their business. This Cartekpreneur as an initiative definitely is very much aligned with RCBC's vision of innovations with empathy, and in support of the government's thrust towards accelerating inclusive digital finance. And we do not stop with just having to launch or having to provide or offer digital platforms to Filipinos. We want them to experience it. We want them to be co-champions or co-advocates of scaling inclusive digital finance in their communities. We want them to become ambassadors of financial inclusion or financial education. Because with that, we are able to be true with our commitment of being of service to every Filipino through digital solutions. We are so grateful to DepEd for giving us that opportunity to be a partner towards further promoting financial education and digital literacy through this program. Sobrang saya po. Hindi ko po maipaliwanag. I feel very excited na pasok kami sa top 20. Overwhelmed po kami sa feeling na yun. And we are so very thankful po kasi it's very a big opportunity po. If makuha man natin yung grand prize, I want na i-expand pa yung business. Talagang gusto namin i-continue yung business. Kaya po, so super happy kami na we are one of the finalists and meron po kami opportunity na talagang i-present yung idea namin. Pero po na matatanggap po namin is palalaguin pa po namin para mas makapag-provide ka po kami ng product, kikita kami, makakatulong pa po kami sa ibang tao. By being given this kind of experience ng RCBC, we really appreciate it. Kasi alam po namin na this will really help the students. Magiging maganda pong exposure to sa kanila at mamomold po sila. Ngayon po na student pa lang sila and up until na working na sila. And hopefully po ay lalo pa po lumago at tumaki itong program na ito, and para maraming pa pong mga estudyanteng matulungan ang RCBC. The Cartekpreneur program is really such a great initiative for RCBC Cartek. Sana nga merong ganito when I was, you know, still studying, no? Siyempre, kasi when I was growing up, talagang nakakaroon lang ako of really just looking for a job after graduating. But this one, at least it educates, no, our students that there are other opportunities aside from, you know, just a traditional career. You can actually start your own business. The Cartekpreneur program gives me so much hope because entrepreneurship is one of the things that we neglect to teach to our young ones. And especially in public schools, we can teach our young ones to start while early. They will be able to do it better. And hopefully, our financial economic situation in our country will be better afterwards. This program is all about giving opportunities for students to try out what they learn in school and have actual on-the-ground experience. Good job, RCBC. A program like this is not something that's typical. I'm very happy to be part of it, and I encourage the bank to continue moving forward with a project like this and expanding it if possible. I would like to congratulate RCBC for coming up with this very worthwhile program. We are with you, really
sharing with you your advocacy of financial inclusion for everybody. And so I have nothing but kind and great words. I'm indeed very blessed to be a mentor and a judge of this very highly innovative program. I am particularly inspired and impressed by all of the submissions of the business cases, and because we at the DTI really do promote entrepreneurship, especially among the youth. In behalf of the Department of Education, we would like to thank RCBC for this partnership. We would like to congratulate the top 20 finalists. Ito po ay para sa ating mga kabataang Pilipino, para sa mas matibay at matatag na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. There you go. And you just heard all of our mentors. Ayan. And of course, ang ilan sa ating mga top 20 teams na kasama dito sa Discard Techpreneur Bootcamp and Competition. So ngayon, huwag na natin patagalin pa, because I know na ang dami na nagko-comment sa inyo. So if you guys are ready, comment below kung sino ang inyong hinihintay sa ating mga content creators. Let's go, let's go, let's go. I wanna see those comments, guys. Let's go. We have Prince G and Sir Hep. Akyat na kayo, creators. Go! Toby, welcome to the stream. Welcome, welcome, welcome. At sa lahat mga friends natin. G, hello! Hi, Sibby! Sir Hep! Prince! Hey! Hi, everyone! Hi, Sir Hep! Hello! Grabe ang superstar ng ating mga guests! Pero bago tayo mag-start, isa-isahin muna natin. Prince, mag-hi ka na muna sa lahat ng mga nanonood. Tagal, daming naghihintay sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, everyone. CD, it's nice to see you again. It's nice to be back here sa Goal Getters. Good evening po. And I've been here since kanina. Dami-dami kong natututunan. Congratulations. Uy, welcome back, Prince. Thank you so much sa pag-join sa amin. Sir Hep! Ay, ang ganda naman nung nasa likod. Nandito ka talaga sa akin. Napakaganda ng background. Hello, Kumunizens! And welcome sa mga bagong pasok sa Kumu. Kumusta kayo? And sobrang nakakakilig tong show na to with this Discard Techpreneur Bootcamp Competition. Thank you for having us. Ayan. Of course, of course. Now, Idol G, mag-hi ka naman sa lahat ng mga naghihintay sa'yo. Yes, hello po sa ating mga viewers and sa mga students natin ng mga future CEOs dyan. Sobrang excited na kami na ma-meet kayo. Ayan, o diba? Sa mga susunod na live stream natin. Yes! Thank you so much sa ating mga content creator. So ngayon, simulan na natin to agad. So itong mga kasama natin ngayon, si Prince, si G, si Sir Hep, napakatagal na nila dito sa Kumu at napaka-successful ng kanilang mga careers. Guys, kung live stream at live stream lang ang labanan, grabe! Grabe naman, talaga. Hindi ko na isa-isa. Pero ano na lang yung advice ninyo para sa ating mga aspiring content creators? Kasi guys ha, may mga nakilala ako in person, meron talaga mga first time nila mag-live stream. So isa-isahin natin, siguro mula muna kay Prince, anong advice mo sa kanila? Well, ako kasi, ang advice is to make the most of this experience. Kasi kagaya ng sinabi ni Miss Salve, during our younger years, walang ganito. Alam mo yun, mano-mano lahat, very manual. We don't use technology. So ang ganda-ganda ng project na namamerge natin yung mga bagay-bagay at saka very timely siya, ika nga. So ako, make the most out of it. Lahat ng bagay pinaghihirapan. So talagang, kumbaga sa lengguwahe ngayon, karirin na natin to. Yeah. Diba? Kasi this is a once in a lifetime opportunity. Gusto ko yun, karirin na natin. O diba? Ngayon, in terms of creativity, ideas, ay, napakarami niya ni si Sir Hep. Sir Hep, ano naman ang advice mo para sa ating mga aspiring content creator? Ayan ako, sobrang nakakatuwa kasi most siguro, kasi mga high school pa sila, no? Grabe, ngayon pa lang makakapag-Kumu na sila, yes. So, kasi kami, ako, sobrang late na ako nakapag-live streaming, pero sobrang, ang naging talagang nasa akin is you have to do it passionately. You have to use your heart. Isa puso mo lahat ng gagawin mo at talagang mag-i-enjoy ka.
at matutuwa ang iyong mga viewers. At the same time, talaga kapag nag-stream ka ay talagang mai-engage sila kung alam nila kung ano talaga, kung ano gusto mong marating. Ito, goal getters ako. Ito, gusto kong magtagumpay. Ito ang aking produkto. Magbebenta ako. Magla-livestream ako. So you have to be passionate. Yan talaga. Isa-puso nyo yung gagawin nyo dito. Kasi dami ding price, di ba? Isa-pera nyo din. Ganun. Ang bongga ng mga prize, o diba? Idol G, ikaw naman, anong advice mo muna sa kanila? Ako naman, enjoy lang nila yung gagawin nating live stream at dapat, ano, explain natin sa mga viewers natin kung ano yung mga benefits ng product natin. I-share yung own experience kung ano, kung paano magbe-benefit dun sa product na isa-sell natin. Ang ganda nun, no? Share the benefits and then share your experience also. Pero ngayon, punta muna ako kay Prince. Now, Prince, sa lahat ng mga live streams mo at sa lahat ng mga campaigns na napapanalunan mo, how do you make content na is really engaging and impactful? Paano ba natin yung ginagawa? Feeling ko very, very important to know your audience. Mm-hmm. That's number one. Alamin mo yung likes and dislikes nila. Alamin mo yung makakapagpasaya at pa yung medyo ikaiinis nila. Kasi it's in that manner. Alam mo yun? And, sometimes kasi, katulad ko, I have contents na alam kong hindi papatok. So parang sayang lang. So it's better na know what your audience likes. Kasi doon magsisimula yan. Anyhow, sila naman yung magsusupport sa'yo. Diba? Ganda nun, no? Know your audience talaga. Hindi lang rin basta-basta. And pagka tumagal kayo sa Kumu, wala talaga kayong choice. Makikilala nyo talaga. Sa araw-araw kayong magkakausap, kahit minsan outside na, alam ko may mga ilan dyan talaga nagkikita-kita pa in person, di ba? Talagang makikilala nyo yung inyong mga audience. Now, punta ako kay Idol G. Siyempre, nandito na sila, nanonood na sila. How do we create naman yung genuine connection? Ayan, tulad ng mga nagpo-comment ngayon, mga sunflowers. Paano mo ba nagawang magkaroon ng genuine connection with them? Yes, paano nga ba magkaroon ng genuine connection sa ating mga viewers? Siyempre, unang-una, just be yourself. Kailangan entertaining natin. Kung ano man yung mga kino-comments nila dyan, sineshare nila dyan, basahin natin, then mag-share din tayo ng ating own experience with them. Ayun. Importante talaga rin yung nagbabasa ng comments. Sorry, kumakapit ata ako. Okay lang yan, hindi naririnig ka namin. Saktong-sakto lang. Yung pagbabasa ng comments, totoo yan ha. So para sa ating mga high school students sa mag-live stream, kasi nga merong part na mag-live selling sila, di ba? So kailangan nyo rin magbasa ng comments. Minsan, ano yan eh, weakness ko rin yan kasi ang labo ng mata ko. Pero tinatry ko naman yung... Ikaw rin, Prince, di ba? Ang hirap pag malabo yung mata, so magsuot po kayo ng salamin. Ngayon, Sir Hep, alam ko marami tayong advice na talagang masashare. Alam mo kung mas mahaba na yung oras natin. Pero kung meron tayong tatlong important thing, siguro kung literal man na bagay yan or attitude, ano yung masashare mo na kailangan sa live stream? Ay, naku, live streaming. Yes, sige, tatlo. Ang una natin, definitely, dapat may setup tayo. Dapat nakaayos tayo, presentable. Dapat katulad kayo ng username ko, Masha Rep. Dapat mukha, dapat appealing kayo sa atin. Natawa ko sa joke ko. Hindi pala joke yun. Dapat talagang makakaptivate mo ang iyong mga viewers. Ano? Of course, dapat you know yung technical know-how, anong gagawin mo sa live stream mo. And most importantly, eto na, internet. Paano ka magla-live kung mahirap ang inyong... kung hindi ka makikita, so mag-invest tayo, yeah, guys. Dapat... matibay, ano, mataas ang ating internet. Ako, share ko lang dati, nagde-data lang ako. Pero, tapos ang medyo kumakapit ako kapag nagde-data. Alam nyo, kapag talagang authentic ka, sobrang love mo yung ginagawa mo, yung mga viewers talaga nagbigay sa akin ng internet. Sila nagpakabit. Totoo, kasi wala sa lugar namin. Bakit wala nagkusa sa akin? Pero promise, sobrang importante niya. So, dapat talagang ready kayo sa pagla-live stream. Naku, excited ako sa mga students na to na talagang maging super live streamer na din natin sa Kumu. Not just for our project, but also for Kumu itself. Yes.
Ayan. So, set up, Wi-Fi. Ano yung pangatlo, Sir Hep? Meron pa bang pangatlo? May masashare ka bang pangatlo nating kailangan sa live streaming? Of course, your knowledge and your technical know-how about the app. Definitely, dapat alam mo yung gagawin mo, alam mo yung content mo, magbebenta ka ba dito, magsasayo ka ba, magsashow ka ba ng talent. Dapat alam mo yun. And of course, the, your technical know-how to use the app. So, dapat magstay kayo sa Kumu at mag-explore. Ayan. So, also guys, pati, lalo na sa ating mga newbies dito, kung interested kayong mas makilala si Prince, si G, and si Sir Hep, i-follow nyo lang sila. Kasi sila talaga, guys, yung parang, yung app na talaga yung napapagod. Parang yung app na lang yung susuko. Diba? Parang kayo talaga ang magsusuko. Pero, diba? Sila talaga, kayo na talaga susuko dyan. Pero, so ngayon, ito na yung mga advice natin. Huwag kayong mag-alala, guys, ha? Kasi alam ko, sila Prince, sila Sir Hep, sila Idol G. Meron kayong mga sariling live stream, di ba? Tungkol sa Discartech. So, kung mabibitin kayo tonight, I'm very sorry. Pero, pwede nyo silang suportahan. Meron na ba tayong date? Kung kailan yung mga live stream ninyo? Meron na ba tayo? O wala pa? Meron na. Meron na, Prince. Ano sa'yo? Ano sa'yo, Prince? Yes, meron na, meron na. Pero Sister Hep muna habang... Oh, hanapin ko din. Oo, pero meron. Pero meron, di ba? Yes. Mm-mm. Dahil magchichismisan din kayo sa kanilang mga Totoo. Live stream. So, kasi abangan nyo yan. Malimit yung makikita, actually, ang face namin for this Discartech. Kayo na rin ang magsasawa. Diba? Totoo. Ako nga, nakikita ko na sila sa baba, yung mga group. Kasi binigyan na rin kami ng group. Ano? Oo, may empanada ni Pepe. Oy, nandyan na ako yun. Saka si DC. Sa maraming group, actually, dalawang groups na yung na-assign sa amin. And nice. Magkita-kita po tayo on the second week of April, that's April 12 and 13. Ayan, makakasama niyo po ako at 7 p.m. at makikilala niyo po ang mga estudyante na ime-mentor natin during those 2 days na stream. Ayan, nakita ko lang. Sir Happy Cow, meron ka bang schedule? Meron na bang schedule dyan? Ayan, meron ako April 6 and 11. Makakasama ko ang BC at ang empanada ni Pepe na Masherep. Diba yun yung nakita kong tinda-tinda, Masherep na empanada. Ayun. Pangalan pa lang. Idol G, meron ka ba? Meron ka bang schedule na? Yes! Meron na din po akong schedule. April 14 and April 18, both 7 p.m. po yan. Kasama natin ang Team Kinaya and Team Cementi Pots. Nakita ko sila nagpo-comment kanina and pinalo ko na nga sila kanina eh. Yes. Sige, ayan. So bago tumatapos, ang question ko kayo, guys. Ayan na, naku grabe, Idol G. May question ako. Simulan natin kay Idol G. Idol G, pag nanonood ka ng mga live selling, paano ka nabubudol? Sang paraan? Ay nako, kapag meron ng mga sale, buy one, take one, dyan. Discount ang gusto. Pag isang kagalang bagay. Discount ang gusto. Ayan, discount ang gusto ni Idol G. Ayun, o diba? Discount sa mga top 20 natin dyan. Sir Happy ka, paano ka nabubudol sa mga live? Ay nako, gusto ko ano, sobrang energetic at sobrang alam mo yung skill niya sa pagtitinda, yung buduli mo ko ganyan. Nako, galing-galingan niyo talaga sa pagsasalita, sa pagbebenta at yung energy niyo, ito doon niyo na. Habang ayan bata. Na. Energy. Prince, ikaw, paano ka nabubudol sa mga live sale? Nabubudol ako sa two ways. Number one, pag alam na alam nung nagbebenta yung binibenta niya at hindi yung pinifake niya lang for the sake of earning. So, for me, pag knowledgeable ka, sabi ko, maiisip mo na talagang maganda ang produkto. And second, of course, please. Ayun. And by the way, Sydney, shout out ko lang din, of course, makakasama natin on April 11, pala, sorry, mali yung date na sinabi ko. Anong date yan? April 11 pala, kasama namin ang Tamis na Kita na team. Ayun. And on April 12 naman, Pitaka de Papel. So yan, ayun. Makikita natin sila lahat on the second week of April. Ayan, nakilala ko rin yan sila nung press con. Ako naman, nabubudol ako pag nakakatawa. Di ba yung mga ganong live sellers? Yung nilalagyan na rin ng humor, yung... Una, wala ka namang balak bumili, pero dahil nakakatawa, parang ang tagal mo na dun sa live selling hanggang sa mabubudol ka na. O, yes. Diba? So, yun yung mga pwede nyo rin gawin, guys. Pero, tama yung sinabi rin ni Idol G na be yourself. So, kung saan din kayo komportable.
Di bale, nandito naman sila para tulungan kayo, di ba? So ngayon, before tayo mag-end, Queen Sir Hep and Idol G, alam ko meron kayong mga discard tech app. Pero kung hindi nyo mapapakita ngayon dahil ginagamit nyo yung phone nyo sa live stream, eh, i-chika nyo lang natin kung nakagawa. Paano, di ba, ang dali lang, napansin nyo yung ad username, di ba? Kamusta naman ngayon yung, ayun, nabuksan ni Prince kasi... Pero kung hindi ma-open sa second phone, ayan, may second phone tayo. Ako din, wag nyo lang tignan yung password ko. Oh, diba? Diba, ayaw. Ay, ano daw, balance reveal. Okay, ba? Balance reveal daw. Ako ng 80 pesos. Ay, may 80 din. 80 pesos. Ako din. Wala, ba't ako wala? Meron nga, hanggang guys, mag-download na kayo. Alam ko, hanggang ngayon yun eh. Yes. Tama si Idol G. So, ano, ano daw, balance reveal kasi may 6.5 interest rate per annum. Tsari. So, ayan. Ay, mag-open ka. Ayan na. So, meron na silang Discartech app. So, kayo guys, mag-download na rin kayo ha. Super dali. Actually, ang first step dyan, kung makikita nyo, mag-create kayo ng username. So, dun pa lang parang ako, ha, username lang kailangan nila. Ang galing. And then, yung mga next steps, diba? Yung mga verification na natin. So, nakakatuwa. Kasi may sarili kang username. Parang Kumo. O, diba? Napapasayaw na si Prince sa kanyang Discartech. Kailangan may pag-ganon-ganon pala. Kailangan may pag-ganon pala. Pag ginaganyan ba, lumalaki yung balance. Sir Lito, pag po ba sumasayaw tsaka inaalog po yung app namin? Ba't may alog? Diba, pagka po ba pinapasayaw namin ang aming app, eh magkakaroon po ba kami? De, joke lang. Pero ayan guys, so baka gusto nyo mag-thank you bago tayo mag-goodbye. Thank you muna kayo, isa-isahin na natin. Sir Hep, una ka na. Oh, thank you so much, grabe. Kumu and RCBC for having me, and talagang ayun, as a teacher, sobrang excited ako sa event na to kasi in partnership with DepEd in informing people about financial literacy, and sobrang excited ako ma-meet ang ating mga students and even the coaches. So good luck sa atin. Maraming salamat. Ayan. Idol G, ikaw, sinong mga gusto mong batiin? Yes, thank you so much din po, RCBC, Kumu, and DepEd for having us. And kaya natin to. Kaya natin ipanalo. Both Team Kinaya and Team Cementipots. Ayun, no? Grabe, competitive si Idol. Team Kinaya. Kinakabahan na ako. Prince, ikaw! Ako naman, syempre, don't forget April 11 and April 12. Magkita-kita po tayo, kasama natin ang Tamis na Kita. At saka ang Pitaka de Papel Team. Yan. At syempre, hindi tayo magpapatalo dyan dahil tayo ang magwawagi. Lalo na at marami tayong magiging sales sa live selling natin. Uy! Grabe nga! Para may competition na yan. Maraming beses. Guys, parang hindi ko to nabasa sa mechanics. Kaya nga. Naku. May CD baka mag-sellos yung ano ko, yung team ko. Busy and of course. Ayan! Ang empanada ni Pepe. Naku, laban tayo. Sir Lito, parang may bago po tayong mechanics. Kasama ata ang mga creator. Ayan, thank you so much. Thank you so much, Prince, Sir Hep, and G. Pupuntahan namin kayo sa mga live stream niyo, okay? Sa April. Okay. Thank you. Follow. Please, follow. Go getters. Salamat po. Thank you. And to everyone pala who's here, maraming salamat po for being here. Sana may mga natutunan kayo, and we'll see you sa aming mga respective streams. Ayun. Very soon. April. Thank you so much, creators. Sayaw muna, last na. Ayan na, Discartech app, download. Gusto ko talaga makita yung ano. Gusto niyo yung balance talaga. Yung balance ni Prince. Yung balance talaga. Ano yung matatapos? Oh, Team Kinaya and Team Cementipots. Curious din ako sa balance ni Idol G. Yung panada ni Pepe. wait lang, creators, hindi pa to yung competition. Ay, wala pa ba? Hindi kayo. Yung panada ni Pepe. hindi pa to. Thank you. O, diba guys, andito pa lang tayo, competitive na sila. Bye. Thank you. Guys, hindi pa nagsisimula. Sobrang competitive na naman. Parang gagawa na tayo ng iba pang mechanics. Pero thank you so much ha sa inyong lahat. Pero ngayon, mag-giveaway muna ako ng tatlong 50 pesos
through Discartech app. So comment kayo guys dyan kung ano ang inyong mga inabangan or favorite part or favorite person na nakita nyo dito. Just really anything. Gusto ko lang makita kung nandito pa kayo guys. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga gifts. Guys, comment, comment, comment. Mamimili tayo ng tatlo. Bibigyan natin ng 50 pesos through Discartech app. So, ngayon ay i-message namin kayo dito. I-message namin kayo dito. Tapos, kukunin namin ang inyong Discartech username. Ayan. So, pili ako ng tatlo, ha? Siyempre, unahin na natin ang nakikita ko ngayon, si Gracita 041665. Congratulations! I-message namin kayo, ha? I-message namin kayo. Comment, 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 comment. Ayan, comment pa kayo, guys. Gusto natin makita. Ayan, eto, ang daming comment na ito, eh. Si Diane underscore RDF. Tama ba yun? Diane underscore RDF. Ayun. At ang ating pangatlong winner, ang ganda ng comment niya, dahil ang favorite part daw niya ay yung mentoring ni Miss Salve, si Grace Gabitanan. Ayan. So, si Grace Gabitanan. Ayan, para sa ating team na kumukuha ng mga pangalan ngayon. Congratulations, guys! Dahil meron po kayong 50 pesos at isi-send namin yan sa inyong Discartech app. There you go, guys! Once again, thank you so much for joining me. It's been an honor at sobrang saya na na-reunite ako sa ating mga content creators sa sila Prince or Hep and Idol G. At syempre, nakausap ko ulit si Miss Salve at napakilala ko pa sa inyo si Sir Lito and all of the Team RCBC behind this Cartechpreneur Bootcamp and Competition. So, thank you so much for joining us dito sa ating launch. Napaka-successful dahil ang dami nag-enjoy. Ako rin, ang dami ko pang natutunan, guys. So, meron pa tayong mga upcoming episodes, April 20. At meron din tayo, syempreng finale. Ia-announce natin yan sa community stage on Instagram. Pati na rin dito sa community stage on Kumu. Thank you so much for joining me, Sir Mark. Hello! It's been an honor to host for this Cartech. At again, guys, supportahan natin ang ating mga aspiring entrepreneurs. Thank you so much, Aliana! See you guys on April 20. Pero marami pa tayong episode of The Gold Getters. See you guys! Thank you, Team Community Stage. You're the best! Congratulations and good luck to all of our teams! Let's go! Thank you!